hindi. Yung pagpakpak, yung pagpapakita sa atin ng ating mga hinahangad. Yan. At mukhang ito ay isang magiging masayang labanan kung yun lang. Tumunog na ang pakakak, ladies and gentlemen. This is game number 3 of the grand finals ng AFC Wildcard. 1-1 ang ating score. This is home boys versus Entity 7. Kung sino man ang makakasecure ng labang ito ay siyang pupunta at makakakuha na ng match point. And that is very important in this current situation. Pero hindi tumama dun yung Terrify, ah. Kamunti ka na sana yun na mapalo ng sobra si Erwin kung nagkataon. Sinasayawan ni Odil eh, no? Ayan. So, sakto naman. Hindi naman siya Eudora Jungle. It's still the mid lane. Yan pa rin. Hindi siya, ano... kasi sabi, ano, parang you wanna hear something crazy? You wanna hear something even crazier? Hindi naman daw. So, ano pa naman tayo? Medyo kalmado tayo this time sa ating early stages of the game, kung yun lang. Si Zor hindi naman kalmado eh. Yeah, oh, medyo kalmado. Di pa yun. Binabawi ko na. Binabawi ko na. Pumindot na siya. Bigla eh. Biglang umispam eh. Bigla. Hindi ko alam kung natunugan niya na sinasabi natin. Kalmado pa to ah. Hindi. Wala, parang ano, built-in na eh. Oh. Pero si GB ay may pupuntahan din doon. Tempest of Blades ay gagamitin. 4 blades! Wow! 3 blades lang ang kailangan niya. Saktong-sakto yung hugot na ginawa doon ni Nets. Sobrang agro na kanina nung Entity 7, pero that was a very beautiful respo coming in from Chibi to deny them of that level of aggression na gusto talaga nilang gawin magmula pa sa kanina. Oh, kamunti ka na naman. Yung sundot sana na yun, ah. Aba, medyo itong si Nets ay ano yung accurate yung kaniyang mga nagagawa. May 100% ano, hit rate pa siya. Yung tumatama yung si Bat, tapos yung pag-transform ni Fury, sakto rin yung kanyang second skill na nakatutok doon. But meanwhile, it's gonna be Zorn na medyo low on HP dahil dalawa yung kanyang katapat sa mid lane. Yep, kinailangan mo nang mag-recall ni Zorn, literal na recall. Legit recall yan. Legit recall na. Umuwi. Kasi nagawa ng Entity 7 yung magandang trabaho. Pero ito ay nakakatakot ha! Kasi si Chan, may full combo pa yan. Mukhang si Udil ay i-burst down. Pero may Primal Wrath na reserva. Sepat na, pagkaganda nung kanyang pagkaka-flicker it. Pagkakastan sa dalawa. Pero nandito na rin si Marquinho na kinakailangan sagutin sa likuran. Chibi, ginamit na rin yung kanang Tempest of Blades. At mukhang si Marquinho ay makakakuha pa ng kill onto Udil. Nandun naman yung I'm offended. And he's still alive! Sword mga ka-last hit yata! Pero this is the time for both teams to disengage kasi si Hydon Bush ay nandiyan na at mukhang hihapahabol na kill sana, but the wild charge was there to save Zorn. Yun yung nakakatakot sa Dairoth eh, yung parang kutong. Yung second skill. Yung susunod. yung konyat di gulat. Kasi sumusunod yon plus armor break. Diba? So kahit si Zorn man lalambot, pero teka lang, si Sepat ay medyo sinalubong niya na parang balikbayan. Welcome to Saudi. Sabi ni Hydon Bush. Kung si Hydon Bush, nakakatakot mag-Dairoth eh. Fury Hammer pa lang naman ang hawak niya. Pero nakikita mo yung threat na kaya pa naman pumalag ng homeboys na kahit pa paano makipagpalitan. Pero nung nakita nilang nandyan na si Hydon Bush, it's a no-no. It's a very different matter. It's a very different matter. Hindi natin dapat palaga ng early ng isang Dairoth kung ayaw nating mamaalam sa ating chance ang makuha rin yung early gusto nating makuha. Tama. At nakikita mo naman si Erwin. Ituloy lang sa bug. Crowd control, ang gandang iyakap mula sa Entity 7. At ito na ang ating sinasabi na early game threat ng Dairoth ni Hydon Bush. Things are becoming quite challenging for homeboys to pull off dahil nasa Entity 7 na rin yung kalamangan in terms of gold. At ito ang parang best of one gulatang ano natin eh, pagbabalik sa best of one gulatang setup dahil sa Eudora peak, dahil sa Bane peak, dahil sa mga rotations at sa napakaganda nilang mga plays. Pero Hydon Bush will be the first to fall. Nets, nasa King's Calling si Fury rito, pero mukhang magtatagumpay pa. Kinalmot at pinatumba yung gold laner ng kabila. Pero Marquinho with the Primal Wrath and that Tyrant's Revenge and Tyrant's Rage combo from Erwin. Masasagot lang naman ito ng homeboys at kukuhain pa nila yung kill on to Chan. At mukhang makakatatlo, apat rather ngayon, ang homeboys! Triple kill para kay Udil! Imagine, yung si Fury na lang yung nakaligtas because nakuha niya si Nets doon at malayo din naman siya. Pero,
boys, bigla silang nag-reset. Atin nung turtle, we got 4 kills lamang na ngayon muli ang Malaysians. But this time, Hydon Boss ay kahit pa parang isang beses pa, dalawang beses pa lang naman nakukuha. Hindi lang talaga siya nakapag-hide doon sa Boss kasi apat yung tumaya sa kanya. Grabe yung commit ng NTT 7 kung yun lang. Literal, nag-Primal Wrath in narito si Marquinho, nag-Flicker Tyrant sa Revenge dito si Erwin, and they just really made sure that they are able to prevent that turtle from coming into the hands of homeboys. Pero si Erwin naman ngayon yung nabawian at mukhang kinakailangan ng tumakbo ng kabilang kupunan. Sepat, mananakap pa ng Earth Shatter, very very low ang homeboys, pero dalawa yung nahugot ng Spear of Glory at ilalim ng Tore, kumakalmot si Fury at mababawian siya ng sundot dito ni Chibi as they get or they actually managed that attempt from NTT 7. Alam niyo kung gaano kaganda yung ginawa ni Nets doon? Nag-transform na si Fury. Mm. That could have been an easy like and pounce. That could have been an easy 3K. Tatlo yung low HP para sa side ng homeboys doon. If ever kumonekta yung like and pounce, ubos yung tatlong yon. But because of the Spear of Glory, because of the stun na pinrovide ni Nets, because of that crowd control, hindi niya napindot yung dapat niyang pindutin and he was able to take that shot down. O sabihin na natin that kill against Fury. Now homeboy still has the lead at mukhang yung turtle 10 seconds nakapwesto na yung apat na miyembro ng homeboys. Parang na-rattle doon na pumindot si Fury kasi hindi rin niya inakalang mahuhugot siya right when he was about to use the Lycan Pound. So nung nandun na sila ng Tore, yung pinakakinaya na lang niyang gawin talaga ay panindigan yung gagamitin niya o panindigan yung kalmot. So ngayon may mga trades naman na nagaganap across the map. Fury takes the first in first tier turret doon sa bottom lane for homeboys, pero mabilisan na naman yung respo. Kamuntikan doon si Chan, pero mabilisan siyang makakatakbo papalayo. Meron na namang Tyrant Revenge dito na nagaganap, pero may hatak din kay Erwin na may flicker pa namang natitira para GB makatakas sa ilalim ng Tore. Stun! Pero si GB ay mukhang na-stun. King's Calling nandin nandyan. At si Hydon Boss isusunod na rin ngayon ng homeboys as Fury is there as well to do the like and pounce. At si Marquinho mag-flicker in din using the Primal Wrath. Kinakailangan tumakbo, pero inabutan ng bala. At ngayon nakabawi ang NTT 7. NTT 7 still chasing down homeboys. Oh! At doon na naman yung Best Glory mula kay Dance, and it's a killing spree mula sa gold laner ng homeboys. Fury ay dumadaan pa rin at nagahanap ng kill. Sword is low, Marquinho as well. Kaya doon matatapos yung laban. Yung akala na natin na gumimab na yung homeboys at pauwi na lang sila lahat, bigla na lang just because of one single skill, nakabawing muli ang homeboys. Pakiramdam ko nga, mas papabor yun kung yung angulo nung I'm offended, patore din eh, no? Oo. Na mas mapapalapit sila or mas may iwasan na yung chances na maka-escape dito yung side ng NTT 7. Pero as we look at the instant replay, makikita nating ikinomit talaga ng homeboys doon even sa mismong jungle na ng NTT 7 yung laban, which unfortunately didn't work out for them since nakasunod din agad si Fury na isa sa gusto mo sanang hindi kasali sana sa team fight na yon, and siya yung nag-make ng difference come the latter portions of that team fight. Pero GB, mag-isa siya dito. Oh. Kinahabol. Kamuntikan. Kamuntikan lang. And even Hydon Boss, actually same sila ng pinagdaanan ni Chibi. Nakita rin siya ng mga members ng homeboys at hindi naman nabigyan. But this time, 13-9. 26.1k gold compared to 24.8. Oh. Hatak mula kay Nets. Hindi na makakatakas pat nilabas na yung apat na Yagnarab Donuts. Yun yung magandang combo. Ang magandang pick-off na na-secure ng homeboys right in time before this lore. That was Hydon Boss, yung retry holder for NTT 7. So, na-stun lang talaga dito ni Sorn at hugot ng Spear of Glory. Doon nila na-secure yung kill and nothing else follows. Hindi na rin nila hinanap yung iba pang mga kalaban. Hindi na sila nagbabad at masyadong nagtagal. Mabilis ang convert at lipat sa Lord objective. So now they secure this first Lord and they will have a chance na palitin lalo at palawigin yung kanilang control sa mapa. Erwin, stretching. Okay, napa-stretching lang. Tinesting lang niya kung napipindot yung kanyang Tyrant's Revenge at napipindot pa naman at hindi niya itutuloy. Pero si Sorn ay may ibang pinipindot. Ayan siya, Dalawa nga eh. Magkaibang dalawa. So kung hindi man na-recall, meron siyang mga sticker na nakahanda. Pero napaka-timely naman nung onward na yun from Marquinho. Kaso medyo nadarama na yun yung damage. Dalawa na naman yung humot. Yung Spear of Glory papasok sa King's Calling. At dalawang miyembro yon ng NTT 7.
7 na napatumba bago pa yung kanilang magiging depensa. Nagkaroon na agad ng access ang homeboys doon sa mid lane turrets. Hindi pwedeng biruin si Sorn kasi nung biniro siya ng NTT 7, seryoso pala siyang magkocommit. Wall charge. Tapos saktong layer mula kay Nets, and this time homeboys, even without the Lord, napakalayo pa niyan sa bottom lane. Sumusubok na kumatok doon sa may bandang gitna. Naprock na rin yung shockwave dito nung mid lane inhibitor turret ng NTT 7. So now they're just really waiting for the Lord and the rest of the waves to come down para mas masulit nila, para mas makakuha sila ng mga inhibitor turrets kontra dito sa NTT 7, which they will successfully be able to defend the man. Still, homeboys, may respeto silang naipapakita doon sa kakayahan na meron ng NTT 7 na makadepensa. Ito yung nakita natin way back kahapon from homeboys. After they got the Lord, kung hindi nila mamamaximize, okay, dinde. Kaso may yakap dito at mukhang ikakapitalize sila yung overextension na makikita nila kay Sepat. Sepat is down! Pero napagaganda nung King's Calling na nailapag dito, saktong-sakto doon sa mga nag-aabol na miyembro ng NTT 7. At ngayon, hindi mo sila tapos. Nandiyan si Chibi. Napakasakit na rin yung kanyang mga pagtusok. It's a triple kill para dito sa kanya. Hindi umabot yung Spear of Glory. Saktong-sakto yung pagkakastan kay Nip kanina, pero may minion wave sa middle lane at mukhang gustong umangat ng homeboys. Dalawa na lang yung de-defensa for NTT 7, still 4 for homeboys. May minions na paparating. Look at Sorn just TPing. Wow. Taunting the members of NTT 7. Basag na rin yung baba. Hinahawakan na lang ng maigi ng NTT 7 na ang kanilang huling natitirang inhibitor turret. And if you are homeboys, syempre maihilang ka rin mag-commit eh, kapag alam mong up pa yung pang mga stun, up pa yung mga nagbabounce. Kasi nagbabounce na rin yun eh, yung mga pakidlat-kidlat dito ni Chan on Theodora, tapos naka-lethal ignition pa siya. Apart pa dun sa idea na merong possible finisher talaga, yung Abyssal Strike kapag ka masyadong pumabor dito sa NTT 7, yung mga engages na sinimulan ng homeboys, which is why we've been seeing Sorn. Actually, kahit ganyan siya, patient eh. Patient yung kanya mga nagiging anticipations on the Grok, na yung counter engages yung magiging puhunan ngayon ng homeboys. Pero titignan din natin kasi may chance na sila naman ang mag-engage, knowing na ang naka-purify lang naman din sa NTT 7 is si Fury. Pwede nga, dahil ang una ay naman na dito would be Chan. Dahil ito yung pwedeng mambaliktad nung laban eh. Dahil pag naka-free hit yung Eudora, naka-free skill lang siya, pwedeng-pwede niyang i-execute lahat ng mga members ng homeboys. Now the Lord will be marching down this mid lane. Mukhang tatargetin na nga yung itaas, pero papasukin pa rin sa gitna. May puwersahin ang homeboys ang NTT 7! Pero napakaraming nayakap, pero may mga nahukot din bigla. Tapos na wild charge, kaso nagkakaubusan na mukhang homeboys makakatumutumba. Chibi, makakatakas ba dito? Si Sorn ay buhay pa, may immortality rin hinahawakan.